Nakagugulat ito pong mga revelasyon ng ating butihing sekretary na si Benhur Abalos ng Department of Interior and Local Government kahapon, sapagkat mahigit po sa 10 pulis mula po sa ranggong sarhento hanggang sa pinaka mataas doon po sa kanilang grupo na Lieutenant General ang sinasabing kasabwat nito pong si Sergeant Mayo na nahuli po noong October 2022 sa drug trade na nagkakahalaga po ng 6.7 billion pesos. Ito po ay kulang-kulang isang toneladang metapentamine hydrochloride o mas kilala po natin sa pangalang Shabu. Mamadog kung kailan ako nakalive sa kakasalita ng salita. And kahapon nga po, nalaman na po natin kung sino-sino ang mga yan at ang ilan po dyan talagang nakakadismaya kung ang pagbabasihan po natin ang aligasyon ngayon ng ating Secretary of Interior and Local Government. Dahil ine-expect po natin ang ating kapulisan ang siyang dapat sumusupil sa mga ganitong uri ng gawain, but it appears na parang naging kasabwat pa sila at pinrotektahan ng isang pulis na si Sergeant Mayo para po maitago kung ano man ang meron na hindi maganda dyan po sa kanilang illegal na aktibidades. Kahapon, nagsalita po si Secretary Benhur Abalos at bahagi po ng kanyang pagsasalita ang mga katagang ito. Muli po natin balikan ang video na ito na kung saan pinangalanan nga po nitong si Secretary Benhur Abalos ang mga nabanggit na kapulisan. Investigation. Sino-sino ito mga tao ito? Nakita niyo sa video, number one, Lieutenant General Benjamin Santos Jr. Siya yun, mga tol, ano? Ito po yung unang-unang pinangalanan ni Secretary Benhur Abalos, Lieutenant General Benjamin Santos Jr. Taas, three-star general. General Narciso Domingo, ang Director of Today. Number four, Colonel Julian Corona, ang Chief Computer S4U-4A. Tara dito. Number 5, Captain Jonathan Sosenko, ang Head ng Alas Team Pidel S4U-4A. Lieutenant Colonel Arnulfo Ibanez, ang OIC ng Pidel, at ito ng Philippine Drug Enforcement Group, SOU-NCR. Number 7, Major Michael Angelo Salmingo, PIDEG, SOU, NCR. Number 8, Lieutenant Colonel Glenn Gonzalez, Quezon City Police District. Number 9, Lieutenant Kasharap Amorol, ang Intelligence Officer ng PIDEG, Intelligence and Foreign Liaison Division. Number 10, Lieutenant Colonel Harry Lorenzo III, ang Manila TV Morones Station Commander. 11, Captain Randolph Pinon, ang Intelligence Section ng PIDEG SOU-4A. Okay. Yung listahan po na yan na binasa ni Secretary Benhur Abalos, makikita na po natin yan sa mga Facebook pages ng mainstream media. At doon po, detalyado naman yung kanilang mga pangalan kasama yung kanilang ranggo at designations. Ang hiling sa kanila ng ating Secretary of Interior and Local Government, mag-leave of absence muna. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Ito po ay ang kusang hindi muna pag-occupy sa kanilang posisyon. At syempre, kapag ka-leave of absence, dapat wala pong bayad. Pero hindi natin alam kung ano ang mangyayari dyan, ano? Ang sinisigurado lamang nitong si Secretary Benhur Abalos, kapag ka hindi po sila tumalima sa kanyang panawagan na leave of absence, eh isususpindi po nila itong mga pulis na ito. May kapangyarihan ba ang DILG na mag-suspend ng ating kapulisan? Actually, ang magpo-provide po ng preventive suspension ang ating Chief Philippine National Police. Ididirect po iyan ng ating SILG sa ating Chief Philippine National Police na si General Rodolfo Asoring Jr. At siya po ang mag-i-issue ng tinatawag na preventive suspension for 90 days. Ang purpose po niyan ay to give way sa isang impartial investigations and also para hindi maka-influence itong mga pulis na ito sa gagawing pag-iimbestiga doon po sa kanilang
kinakasangkutang anomalya. Anyway, ang mga bagong development sa kaso na ito, ito pong si General Domingo, nagkaroon po siya ng pagpapahayag kanina yata, kung hindi ako nagkakamali, sa harapan po ng press. At itinanggi niya po ang mga akusasyon laban po sa kanya. Ito po ang ating re-reaksyonan sa oras na ito at panoorin po natin ang pahayag ni Brigadier General Domingo na isa po sa mga diumanoy kasabwat ni Sergeant Mayo na mariin niya po ngayong itinatanggi ang mga akusasyon laban po sa kanila. Na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos. Kinasuhan ng dalawang suspects pati ng kapwa namin pulis na si Police Master Sergeant Mayo na by the way na dismiss. Ay, by the way, maraming salamat kay Robert Guatno sa $20 na super chat mo. Maraming salamat. Ano po? Tuloy natin ito. Sa rin sa servisyo. Kami pa ngayon ang pinagdududahang kasabwat sa aming nahuling suspects. Yan ang nakalulungkot dito. Kasi sinasabi ngayon ng involved na star rank na wala silang kinalaman at parang napakasakit pa raw po sa kanila dahil sila pa ang napagbibintangan na kasabwat sa nahuli nilang suspect. Nakakapagtaka nga naman ano, nahuli nila tapos sila pa ngayon yung napagbibintangan. Eh ang problema kasi, alam nyo mga tol, hindi naman maikakaila na nangyari na sa nakalipas ng mga panahon ang tinatawag na recycle issue. Ano kung saan hinuhuli ang isang drug pusher o drug lord, tapos kapag ka nahuli na ito kasama ng mga kontrabando, yung bahagi ng huli idedeklara legally at marami pong porsyento doon sa huli ang hindi na idinideklara at sinesavings ng mga operating elements. Maraming pagkakataon na nangyari na po yan, may mga nakasuhan na dyan at natanggal sa serbisyo. Hindi natin sinasabi ngayon na ginawa nila yon. But it appears now na base doon sa video na ipinakita ni Secretary Benhur Abalos, yon ay clip lamang ng mga video na mga napakahaba para lumabas sa kanilang pananaw na itong mga pinangalanan ni Secretary Benhur Abalos ay maaaring may kinalaman sa recycle doon po sa 5.5 o more than 900 kilos na yan na nagkakahalaga po ng 6.7 billion pesos. Ano, naghahalo-halo yung information sa isip ko. Tumatalon doon sa pagkakasabat naman ng ating kapulisan ng illegal na droga sa Baguio City, kamakailan lamang kung saan pinangunahan din po ni Secretary Benhur Abalos ang pagpapublish ng information nito sa ating publiko. Tuloy po tayo dito sa rason nito pong si Brigadier General Domingo kung bakit para sa kanya hindi dapat pong ituring silang mga kasabwat dahil sila nga po mismo ang humuli kay Sergeant Mayo. After the cases were filed against the suspects of that 990 kilos, we conducted counter-intel operations by backtracking CCTV footages at the crime scene, purposely to further identify who are the cohorts of Police Master Sergeant Mayo, kung sino-sino nagpupunta doon sa lending company na pag-aari ni Sergeant Mayo na ginagawa niyang fraud sa kanyang illegal drugs trade. Ironically, instead of identifying the cohorts of Mayo, we saw in the CCTV footages that some members of the operating team, yung team po na nakahuli doon sa 990, ay nagpuslit ng mga bagay palabas ng crime scene. Again, we have reported this to the Chief PNP and his command group, TDCA, TDCO, TCDS. And during the time, ano, ang
command group composed of yung isa na si ito pong si Lieutenant General Benjamin Santos Jr. Na ngayon, sinasabi na kasabwat din daw po ng mga pulis na ito na pinangalanan nito pong si Secretary Abalos. At kung titingnan niyo po yung appointment nito pong si General Santos, he was appointed on August 2022 as the third in command in the Philippine National Police. Ano po ang ibig sabihin nun? Pinakamataas po siya ikatlo sa Philippine National Police. Kasi ang composition po ng command group, apat na katao. Ang Chief Philippine National Police ang pinaka nasa taas. At siya po bilang pinakamataas, inaasistehan po siya ng dalawang deputy. One for administrations at one for operations. Yung one for administrations, ito po yung second rank o second in command. At yung deputy for operations, ito po yung third in command. At yung fourth in command, ito po yung the Chief Directorial Staff or TCDS. Isang 4-star, tatlong 3-star sa command group. At ang masakit na katotohanan dito ngayon, yung sinasabi niya na command group, isa po doon si Lieutenant General Benjamin Santos. Ngayon, ano ang nangyari kay Lieutenant General Benjamin Santos prior to these informations? Last February 23, 2023, I hope tama yung pagkakaalala ko sa date. He was relieved from that position as third in command. Maybe nakikita na po dito in the investigations conducted ng Philippine National Police na merong something wrong sa kanya being the third in command. Kaya po nirelieve siya sa pwesto ni General Azurin. Pero ang sinabi kasing kadahilanan ni General Azurin during that time was a normal and ordinary process lamang na magkaroon po ng revamp sa mga key positions ng ating Philippine National Police. But what is noting there ito pong si General Santos. Usually kasi kapag ka ang nasa command group ka, ilalagay ka doon po sa pwesto na appropriate pa rin sa rango mo. Like for example, si Lieutenant General Vicente Pidanao, he was relieved as a TCDO. Pero ngayon, nasa Western Command po yata siya ng ating Philippine National Police. Ito pong si General Santos, wala po itong key positions na hinahawakan ngayon. Floating po siya, alam nyo kung saan, sa Office of the Chief Philippine National Police. Kaya ito, nagtatagni-tagni ngayon yung mga impormasyon. Coincidence lamang ba na siya po ay na-relieve noong February 2023 at ngayon pinangalanan na po ng ating Secretary of Interior and Local Government. Again, hinihimok po ng ating Secretary Benhur Abalos na sila po ay magbitiw sa kanilang mga pwesto pansamantala pending investigations of the case. That's why the CPNP had immediately created a special investigation task group 990, or you can call it SITG 990. The then Deputy Chief PNP for Operations, Police Lieutenant General Benjamin Santos, personally directed me to back off the criminal and administrative investigations dahil nga mga tao ko yung involved, and to pave the way for an impartial and fair investigation. The directive was further reiterated by the Deputy Chief for Administration, Police Lieutenant General Odell Sarmonio, as well as the Chairman of the SITG 990, Police Major General Eli Cruz. Furthermore, yung binabanggit niya ngayon na yan, ayan po yung task force na binuuna nito pong si Secretary Benhur Abalos. Kasi nadidismaya si Secretary Abalos dahil sa mabagal na investigasyon na isinagawa ng ating Philippine National Police. Kaya inatasan niya po ang kanyang vice chairperson, ang NAPOLCOM vice chairperson and executive officer
na si Bernardo, Attorney Bernardo, para magsagawa po ng isang mabilis na investigasyon at bumuo nga po ng isang group na magtutukoy o po-focus sa investigasyon dito, at yan po yung binanggit niya SITG 990. Kasi kung hindi ako nagkakamali mga tol, 990 kilos ang nakuhang methamphetamine hydrochloride, also known as shabu, diyan po kay Sergeant Mayo. Ano ngayon ang naging resulta ng investigations? Ito pong pinag-uusapan natin. Ito pong sinasabi ngayon ni General Domingo ay pagtatanggol na po ito sa kanilang reputasyon dahil nga po nasasangkot na sila sa issue na ito. At talagang malungkot din ito para po sa kanila kung wala naman silang kasalanan. Pero ako naniniwala kasi ako na hindi magsasalita si Secretary Benhur Abalos kung wala po silang pinangahawakang matibay na ebidensya. Hindi na po ito katulad ng nakaraang administrasyon kung saan ang nagsalita si Pangulong Duterte. Kasi alam nyo, si Pangulong Duterte is clothed with immunity. Kahit anong sabihin niya, hindi siya makakasuhan. Si Secretary Benhur Abalos, kapag ito pong sinasabi niya ay hindi po tama at wala po siyang pinaghuhugutang ebidensya, mamadog, wag. Eh, maaari pong magkaroon ng problema legally sa hinaharap. Ano? Kasi ang pinag-uusapan po dito, reputations ng isang tao. O, kaya ako, so far, ang inaantay ko dito, yung magiging resulta ng investigations na gagawin po ng ating gobyerno dito po sa mga sangkot di umano na mga pulis. Ang kanila namang mga pagpapahayag dito, magiging bahagi na po iyan ng kanilang depensa kapag sila po ay naakusahan. Kasi ang sinasabi po dito ni Secretary Benhur Abalos, sisiguraduhin po ng kanyang pamunuan na ang mga sangkot dito ay matatanggal sa serbisyo at masasampahan po ng kaukulang kriminal na kaso. The Director General of Internal Affairs Service, Attorney Abigard Triambolo, had sent a memorandum directing me to cease and desist from any further investigation since the CPNP had already created its ITG 990 for the same purpose. We didn't have turned over all documents, all evidences, kasama na po yung mga CCTV footages na aming na-recover. Tinagover po namin sa SITG 990. Alam nyo mga tol, giving the benefit of the doubt dito kay General Domingo, parang napakasimple lang naman para sa isang ordinaryong inaakusahan na kapag ka ikaw ay inaakusahan, you don't need a script. Basahin kung ano man yan. Just tell the truth. Telling the truth does not need, it doesn't need anything. Script or kung ano man, ano? Kasi yun ang magiging guidelines mo, ang katotohanan eh. Pag nagsalita ka sa harapan ng publiko, you can look at the eye of the persons questioning you, di ba? Masasagot mo yon ng maayos. Nang wala ka nang tinitingnan na kahit ano pa. Yun, ang problema dito, I am not saying na guilty itong si General Dominguez, pero perhaps, baka di niya lang talaga kabisado yung mga nangyari sa mga tauhan niya, kaya kinakailangan niya pang tingnan sa kanyang iPad at hindi siya magkaroon ng kakulangan sa kanyang mga pagpapahayag. So, yan naman ang nakikita natin ngayon dito po sa ginagawa ni General Domingo. But again, panoorin nyo na lamang po ito ng buo sa SMNI, and let's focus now doon po sa issue. Ang issue po kasi dito, may mga pulis na nasasangkot. At hindi po ito ordinaryong mga pulis lamang. Pinakamataas po na ranggo ay third in command dati. Buti na lamang, wala na po siya ngayon sa posisyon at floating status sa Office of the Chief PNP. At ang pinakamababa po dito, senior PNCO pa rin kasi master sergeant eh. Oh, tapos merong lieutenant, may captain, may major, may lieutenant colonel, colonel, brigadier general. Ang wala lang is major general. Doon sa pagkakasunod-sunod ng mga ranggo mula sa PCO, yung police commissioned officer,
lieutenant to lieutenant general. Ang wala lang doon sa pagkakasunod-sunod ng ranggo, police major general. O halos kumpleto. Kasi maybe galawang malaliman talaga ito. Kaya ang hinihiling po natin dito bilang observer at sumusuri nga po sa mga nangyayari sa ating gobyerno, sana hindi po ito maging moro-moro lamang at higit sa lahat, hindi po ito matulad sa nakalipas na administrasyon kung saan pinangalanan ang mga general na diumanoy kasangkot pero wala naman pong nakasuhan. Magtitiwala tayo kay Secretary Benhur Abalos na yung kanyang ginagawa sa ngayon, magre-resulta po iyan kung may mga kasalanan ang pulis na ito sa pagkakatanggal nila sa serbisyo at pagkakakaso ng kriminal dahil hindi po ito karapat-dapat. At higit sa lahat, ang mga pulis na gumagawa po ng mga ganyang uri ng gawain ay hindi po dapat tumatagal sa serbisyo at dapat sila po ay nakukulong. Ano, I am not saying na guilty ang mga pulis na pinangalanan ni Secretary Benhur Abalos. Pero para na rin malinis ang kanilang mga pangalan, katulad naman ang sinabi din ni Lieutenant General Santos, tinatanggi niya ang akusasyon laban sa kanya, pero hinihid niya ang advice nitong si Secretary Abalos na mag-leave of absence muna. At hinihikayat niya rin lahat ng mga involved na pulis na gawin din ang pagtalima sa kautusan ni Secretary Benhur Abalos. Maraming salamat sa inyo mga tol. Yan lamang muna ang update natin sa panibagong kontrobersiya na kinasasangkutan ng ating Philippine National Police. Muli, nakakalungkot po ito. Every now and then, nalalagay sa nakakahiyang sitwasyon ang Philippine National Police. Pero wag din po natin silang alisan ng pagtitiwala sapagkat sa huli, sa PNP pa rin po tayo lalapit. Mas naniniwala ako na mas marami po ang mabuting pulis kaysa iilan na mga tiwaling pulis. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Maraming salamat po sa 18 na manonood po natin sa Top 1 Art Cream at sa 224 na manonood po natin sa Top 1. Okay, shout out kay Nelly Paz.